Okay, so para makuha natin yung deflection, yung deflection natin at midspan, or yun nga yung x, would be equal to 6. So ano yung equation ng deflection yung gagamitin natin? Yung bang deflection sa segment AB o deflection para sa segment BC? So syempre, dito sa segment AB, kung mapapansin natin, hanggang dito lang yung ating equation, no? So ibig sabihin, hindi niya pa nako-consider yung ating load na 500 Newton. So therefore, it is wise to use the yung condition of yung equation ng deflection natin para kay segment BC. Okay? So ano ba yung deflection natin? Kung ito yung ating moment, ito yung ating slope. So therefore, ito yung ating equation ng deflection. Okay? So input lang natin yung value natin na C1 tsaka C2. Tsaka gagamitin natin itong equation ng deflection para kay segment BC. Kasi kino-consider niya na yung ating buong structural element or yung ating buong beam, di ba? So anyway, kopyahin na natin itong ating equation para kay segment BC, okay? So ayan. Ano ba yung EIY? So okay, sulat natin. Para kay deflection at midspan. Okay, so for midspan, syempre S is X is equal to 6 meters. Tapos yung Y natin, yun yung unknown. So yung equation natin para sa deflection, so EIY would be equal to 41.667 times X cubed minus 81.333 X minus 6. So siya ay cube din. Then, syempre, yung ating mga constants plus C1, X plus C2. Okay? So, yan. So, ano nang gagawin natin? So, input lang natin yung ating mga values ng X, tsaka ano kay C1, X, tsaka kay C2. Okay? So, yung EIY natin would be equal to 41.667. So, ano ulit yung X natin? So, syempre, at midspan, ayun, 6 meters. Okay? So, 6 cube minus 81.333 yung x natin, midspan, syempre 6 minus 6, so 0 na agad siya, no? Plus C1x, so ano ba yung value natin ng C1? So tignan natin, previously may nakuha tayong negative 4536.054 times, ano yan, yung x natin, okay? Yung value natin ng x, yung constant natin ay 6 plus yung C2 natin, which is, ano ba yung nakuha nating value ng C2? Ayun, so siya ay 0, okay? So ayan, may makukuha tayong sinubstitute na natin to, substitute, okay? So 6, to ay 6 minus 6, so therefore, to ay magiging 0. So ayan, ito na lang yung ating compute. So, yung value natin ng EIY would be equal to, so, ika-calculator natin, 41.667 times 6 cube minus 4536.054 times 6. Okay? All over 1. Syempre, or kahit walang all over. So, ang makukuha, tama ba itong aking pinaggagawa? So, 6.45.36. Okay, so yung makukuha nating value ng EIY be negative 18214.092. Okay? So, ayun. Tama. 4, ayun, 667 yung nalagay ko. So, 667. So, dapat ito, maliit. Okay. 667. So, 677 kasi yung nalagay ko sa calcio. Pero, anyway, 216.252. So, ano po ang units niyan? So, ano ba yung ginamit natin? Diba? Moment ito. So, force times distance. So, ano ba yung force natin na ginamit? Ayun, newtons, no? So, ano ba yung distance natin? So, ayun, no? Nakikita natin siya ay meters. However, nung in-integrate natin siya, yung distance natin ay naka-cube. So, dapat yan ay Newton meter cube. So, paano natin masasolve ni yung deflection natin na
Why? So, for example, kailangan alam natin si E at saka si I. So, mag-example na lang dito tayo no, na additional given. No? Let's say na meron tayong E or modulus of elasticity na 200 GPa. Okay, so GPa, so sa isang GPa, meron tayong 1,000 na Pascal. So, ang mangyayari natin, para ma-convert natin siya sa Pascals, ay 200 times 10 raised to 3. Tapos, let's say na yung I natin or yung moment of inertia natin, for example, given natin ay 8 times 10 raised to 6 mm to the fourth. So, di na natin siya kailangang i-convert, okay? Kasi, okay, So, kasi siya squared, so, ang joke dito, si Pascal daw, Pascal kasi to eh. Si Pascal daw, nakita niya si Newton, tapos nilagay niya sa squared, mm squared. Kinahon niya sa mm squared. Kaya siya ay squared, okay? So, ayan. Anyway, ito yung ating additional given para makuha natin si value ng y. Okay, so yung y natin, yung EI, ililipat natin sa sa right side ng ating equation. So, therefore, meron tayong 200 yung GPA natin. Siyempre, gagawing Pascal. Okay. Times yung moment of inertia natin. Naka-mm to the fourth na siya. So, hindi na natin siya kailangan na i-trans... Okay, wait. No. So, ito, yung... Ano tag? Yung units nito, ilalagay ko na lang dito sa part... Oh, sige na. Tatanggalin ko na para hindi mahirap. Para madaling makita. So, siya ay Newton mm squared. Okay. And then, 8 times 10 raised to 6 mm to the fourth. So, meron tayong meter cube. Paano natin siya gagawing? Millimeter. So, factor label method. Siyempre, kung ito ay nasa taas. So, gusto natin siyang matanggal or makancel. So, gagawin natin siya. Ilalagay natin sa baba. So, makakancel na dapat to, no? So, syempre, alam naman natin na sa isang meter, meron tayong 1,000 millimeter. So, kung ito ay naka-cube, so, ganun lang din. Ito rin ay ating Q-cube. Okay? So, ayan. Makakancel na natin si meters. Makakancel na natin si cubic meters dito. Okay? So, si mm squared, makakancel dito. Ito ay magiging mm squared. So, yung mm cube dito, makakancel din dito. So, meron pa tayong natitirang mm. So, si Newton din makakancel. So, makakancel din yung Newton sa baba. So, ayan. Pwede na tayong mag-solve. At syempre, yung makukuha natin na unit para sa ating deflection ay distance. Okay? Or yun nga, mm in this case. So, sana wala namang kilometer na makuhang distance. So, anyway, solve na natin. So, negative. So, wait lang. So, ay, calculator natin. Ayan. So, negative itong term na to. Times. So, itong part na to, 1,000 cube. B. Okay, wait. B times 1,000 cube all over. Ito na. 200. Okay. 200 times 10 raised to 3 times 8 times 10, 6. So, ayun, ang makukuha nating deflection daw ay negative 11.385 mm. Okay? So, yan yung ating deflection. So, paano naman kapag ka yung ating slope at point A? So, ano yung equation ng slope na gagamitin natin? Pwede ba kay segment AB? Pwede ba kay segment BC? So, pwede parehas, no? Kasi kay segment BC, na-consider naman na niya yung ating... yung segment BC na consider naman niya yung rotation, okay, para sa point A. So, para kay segment AB naman, ganun din kasi na-consider naman niya yung rotation para kay point A. So, para mas maikli yung magamit natin na equation ng slope, so, mas gamitin na lang natin itong kay segment AB kasi mas maikli, mas maiksi siya, okay? So, ayan. So, si segment AB, so, ayan, pwede na natin siyang gamitin 125x squared plus c1. Okay, so sa susunod na lang natin na page. So, syempre, kung slope ang hanapin natin para kay theta A,
syempre, yung x natin, siya ay 0, nasa support. So, yung theta a natin, yung hinahanap. So, yung equation natin na gagamitin, yung para kay slope, para kay segment AB. At yun ay yung 125x squared plus C1. Okay, so double check nga natin kung tama. So, ayun. Ito, 125 squared plus C1. So, kung gusto nyo pang itry, pwede nyo rin namang i-compare dito, no? So, kung ito yung gagamitin yung, kung ito yung gagamitin yung equation, so, dapat magtama pa rin tayo, no? Kahit ito yung gamitin ko na equation. So, ayun, pwede nyo siyang i-practice, no? Ito yung equation ng deflection natin. So, dapat parehas na makuha natin dito sa itong equation ng slope pala, okay? So, ito yung gagamitin ko, tapos ito yung gamitin nyo, okay? Para ma-practice tayo. And then, dapat yung parehas nating makukuha na sagot ay, okay, parehas tayo ng radians. Okay, so, isolve na natin yung EIY prime daw natin is 125x. So, alam na yung 0 pala yung x natin, no? Squared plus yung C1 natin, which is for 4356.054 ba? 4536. Okay, so baka mali. 4536, tama. Tama naman. 4536.054. So, tingnan ko nga, positive ba siya or negative? So, negative. No? So, dapat siya ay negative. So, ayun. 0 ito. So, ito lang yung ating makuhang value. Okay? So, EIY prime is equal to negative 4536.054. So, ano po ang kanyang units? Kung ito ay moment, so meron tayong force, meron tayong distance. So, ano ba yung force na ginamit natin? Newton. So, ano ba yung distance na ginamit natin? Meter. So, kung ang distance natin ay naka-squared, so dito rin ang distance natin ay naka-squared. Okay, so ano yung mga additional values natin? E is equal to 200 GPA, tapos i-convert natin siya sa pascals. So, 200 times 10 raised to 3. So, yung I naman natin, yung given natin, additional given, mm to the 4th. So, yung pascals natin, Newton, kinahon, nakita ni Pascal, kinahon siya sa millimeter squared, okay, squared yung kahon. Okay? So, ang nerd naman nung joke natin, no? Anyway, so, ayan, factor or label method, syempre. So, kung gusto natin makancel si meter, ilalagay natin siya sa ilalim. And then, sa isang meter, meron tayong 1,000 millimeter. And then, kung naka... Okay. So, ayan. Sorry, nagulat ba kayo? Pampagising. So, kung itong meter na distance natin dito ay naka-squared, so dito rin ay naka-squared. Okay, ayan. Okay, so makakancel na itong squared natin. Ito, pagka yung 2, dinistribute ko dito sa meter, so makakancel na rin siya. Okay? So, anyway, sa ilalim natin, dito sa denominator, so 200 times 10 raised to 3 Newton mm squared times natin siya sa 8 times 10 raised to 6 mm to the 4th. So, cancel si squared. Ito ay magiging squared na rin. So, kung dito ay may mm squared, okay. So, dito rin ay makakancel na si squared. So, si Newton din makakancel. So, makakancel din si Newton. So, ano na po yung ating units kung nakancel na lahat? So, yung unit para po sa ating y double, for y prime or yung deflection, slope natin, rotation ay radians. Okay? So, anyway, ito si EI, napunta na siya dito sa denominator natin. So, solving simultaneously, we'll get the value of y prime at siya ay, okay, negative 11.38, okay, 5. So, nakancel lahat ng units. Siya po ay radians. Okay? So, ayan. So, kung gusto nyo siyang, i-drawing yung ating elastic curve. So, ito po. Drawing natin yung ating beam. Syempre, yung hinge. So, ang nakuha natin na deflection, ang deflection natin ay negative. So, therefore,
Siyempre, pag negative ang ating, okay, ganyan yung y na makukuha natin, okay? Sa midspan, kasi yun nga, x is equal to 6 meters. So, ibig sabihin yung elastic curve natin, most likely ganito na siya, no? Pero anyway, tingnan natin, yung y prime natin, yung slope down natin ay, okay, negative. So, paano ba masasabi na negative yung ating rotation? So, from x-axis, titingin tayo from left to right. So, yung ating rotation from x-axis natin, so, meron tayong clockwise, so, siya ay negative, theta ay negative. Tapos, gagawa tayo ng line tangent doon sa ating elastic curve. So, pag idodrawin natin yung elastic curve, so, ganyan na yung kanyang itsura, okay? So, ulit yung sign convention natin para sa slope. So, balikan natin yung mga sign convention natin. So, ayun, no? From left to right, kapag positive, counterclockwise siya sa ating, yung tangent sa ating elastic curve. Okay? So, kapag ka naman theta, so, from x-axis natin, left to right, gagawa ng tangent sa elastic curve, x-axis, rotation, clockwise, siya ay negative. So, ayan, na-drawing na natin ng maayos yung ating elastic curve, yung pink, no? So, kung gusto nyo, so, paano nyo po nasabi na nagka-curve siya ng ganyan. So, pwede nyo namang isolve x when yung deflection natin, yung y natin. Wait lang, negative sign kasi yan. Negative sign yan. So, yung y natin, baka kasi kala nyo y double prime eh. So, yung deflection natin, for example, kung gusto nyo isolve, pwede naman, kunyari, x is equal to 1, ano yung y natin? X is equal to 2, ano yung y natin? So, x is equal to 3, ano yung y natin? So, pagkaganon, magkakaroon tayo ng maplaplat natin yung mga value ng deflection. So, ayan. Tapos, pag trinace natin, makukuha yung elastic curve. Okay? So, yan po yung double integration net.